Si Ray Parks Jr. na nagkaka-average ng 11 points per game sa Nagoya ay nagpahayag po ng interes na bumalik sa PBA. Ang mas nakakagulat ay may isang team umano mula sa SMC ang may pakana nito at posible din na makuha nila si Parks dahil mula pa nung bata, pangarap niyang lumaro sa team na to. Ang tanong, papayag kaya ang kanyang mother team na TNT sa bagay na yan? Or papayag sila basta't huwag lang siya mapunta sa ibang team lalo pat si Parks ay hawak pa rin ang TNT sa leeg hanggang 5 taon? Sa bagay na yan, kapag no choice na si Parks, TNT talaga ang unang team na babalikan niya. At pangalawang update natin mga quiz. Nagsalita na po ang SMB tungkol sa mga bali-balitang ititrade umano nila si Junmar. Ano ang buong katotohanan sa likod ng trade rumors na ito? Pero bago tayo magpatuloy, kung nais yung supportahan ng aking channel, just click subscribe and share. Sa latest interview ni Ray Parks Jr. sa Tiebreaker Time, sinabi ho ni Parks na hindi niya sinasara ang pintuan ng posibleng pagbabalik niya sa Pilipinas at most probably sa TNT Tropa. Matatandaan na nabigyan siya ng clearance ng TNT na maglaro sa Nagoya kahit hindi masyadong maganda ang relasyon ni Parks kay MVP at sa buong TNT. Gayunpaman, kampante ang TNT na kapag hindi siya nirenew ng Nagoya ay sa kanila pa rin ang bagsak niya. Siya nga pala, yung tinutukoy natin kanina na team na interesado sa kanya ay ang Ginebra. Ayon pa kay Ray Parks, pangarap niya since nung naglalaro pa ang tatay niya na gusto raw niyang mapabilang sa Ginebra. Gusto niya maranasan na makapaglaro para sa pinakasikat na ball club. Kaso nga, hindi pa rin talaga pwede unless kung walang rights ang TNT sa kanya. Ang kontrata ni Parks sa B-League ay mag-expire na ngayong taon. Sa tansya ko mga nasa buwan ng Hunyo na ito mag-expire. Kung titingnan mong mabuti ang kanyang performances both ends of the court, maganda ang pinapakita niya. Kung ito ay satisfying para sa Nagoya, tiyak na i-renew nila yan. Pero kapag hindi, matutupad na yung balita na siya raw ay babalik na sa PBA. Sa diretsyong pagkakasabi, babalik na siya sa TNT. May mga sources din na nagsasabi na handa raw siyang isettle ang kanyang real score sa TNT bago ito maglaro para sa kanila. At open naman po ang TNT tungkol dito. Nabalitaan din ni Parks na naging successful din ang campaign ng TNT last conference. Kapag si Parks ay dumagdag pa sa kanila, abay perfect combination nito ni Mikey Williams. Sa palagay ko, parang ganito ang mangyayari. Kapag nakabalik na si Parks sa TNT tapos nag-expire ang kanyang kontrata, tamang-tama, pwede niyang tanggihan ang renewal na ibibigay ng TNT sa kanya at nang sa ganon, makapunta siya ng Ginebra bilang isang unrestricted free agent. Ang unang titingnan lang natin dito ay kung hindi siya mabibigyan ng extension ng Nagoya. Kasi kung may extension pa, abay sorry PBA pa rin ang mangyayari. Pero kung wala na extension, ito na ang tamang panahon para bumalik na siya ng PBA. Pero saad na ilang mga tao, huwag ka nang bumalik ng PBA. Ayos na ayos ng buhay mo sa labas, maghanap ka na lang ng isa pang opportunity gaya ng KBL, Taiwan or CBA. Kung sa bagay, may punto naman. Depende po yan sa interest ni Parks kasi ang TNT open pa rin po sa kanya at lalo ng Ginebra. Kahit saan siya mapunta, parehas naman contender. Tsaka yung dalawang teams na yan, parehas may bubuga pagdating sa offers. Balita ko nga lahat ng players dito nag-level up na sa sahuran. Anyway, kung walang extension si Parks sa Nagoya, dapat na ba siyang bumalik sa PBA? Or dapat ba na maghanap ng isa pang opportunity sa labas gaya ng KBL at iba pa? Tara, next update naman tayo. Ating pag-usapan itong mga trade rumors tungkol kay Junmar Fajardo. Itong si Abay kasi parang sa pagsisimula ng conference, hindi pa rin siya makakahabol. Makuis, malubha po ang kanyang iniindang injury. May sa kamay, may sa tuhod, may sa binte. Halos nagiging komplikado na. Kaya naisip ng mga fans na kapag hindi na siya nakikinabangan, abay ititrade na lang nila. Hindi naman malayo sa katotohanan yan. Kasi nga sabi nila, kapag wala ng katas, itatapon. Pero nagsalita na ho ang SMB management. Sabi nila, walang katotohanan na pumayag na raw ang SMB sa pag-trade kay Junmar. Ilang titles na bang naibigay ni Abay sa kupunang yan? Walang kampyonato ang SMB na wala si Abay. Tuwing nandyan siya, talagang lagi sila nagkakampyon at sinasabing pinakasusi sa tagumpay tuwing all-Filipino. Mukhang alam naman po ng SMB ang halaga ni Abay sa kanila. Ngayon injured pa yan, pero once na makabalik yan sa court, nagiging hari ulit ng lahat ng big man. Sa isang banda, pagsisisihan ng SMB ang pagtitrade sa kanya, lalo pat napaka-precious ng big man ngayon sa PBA. Tsaka mas marami ng weapon si Abay ngayon. May mga jumpers na tumitira pa ng 3. Parang nagiging package deal siya eh. Kaya sa ngayon, ayon sa management, hindi nila ititrade ang kanilang pinaka-legit center.
ko ako kay Junmar. Siguro, pahinga muna siya sa international games. Diyan kasi siya nabubugbog. Multiple games ang nilalaro niya. Mas maganda kung magpahinga siya ng mas mahaba-haba. At ibigay natin dun sa ibang big man ang task na mas swak pa sa international tournaments. Ayos ba? Hanggang dito na lang tayo. Salamat po sa panonood. Stay tuned pa rin para sa inyong shoutout. Ngayon po'y tatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Dion Mercado, Ideology, Ronya Laude, Eduardo Manzales, Ronald Barbosidad, Mac Jen Rafa, Kagad Kasakino, Ayums Kitchen, JCR TV Vlog, Alfredo Etang, Beans on Wheels, Mazda RX-7, Mark Hammond, El Capitan watching from Japan, Heidi Lanonet Kai, Admin Guzman.